ito na yung kagagawa ko lang na PVC pipe ripler gun. Ituturo ko sa inyo isa-isa kung paano siya gawin. Yung paggawa ng body. Yung tubo niya kung paano gawin. Tapos ito. Ito yung sa bolt action na mas pinadali ko lang gawin. Kasi yung iba ay maraming dugtong-dugtong pa. At maraming materialis ang kailangan. Kaya gumawa ko ng simple lang at madali lang gawin. Diba, tulad yan, binutasan ko lang siya. Tapos, napakasimple lang siyang isarado. Yan lang siya. Tapos, kung paano gawin yung lagayan din ito, yung pinakatangki niya, yung pang-pumps. Lahat po yan, ituturo ko sa inyo. Ito na yung pinaka-trigger ng PVC rifler gun na ginawan ko lang ng paraan. Ito yung sa baril-barilan ng mga bata. Ang ginawa ko dito guys, ito yun. Binaklas ko lang yung sa lighter. Yung sa cricket lighter yan. Tapos, kinuha ko lang to. Magkabaklas, kinuha ko lang to. Yan. Guys. Siya yung nilagay ko dito. Ito na yun. Ito na yun guys, ito na. Yan, nakalagay na siya dyan, ito na. Yan. Tapos, dinugtungan ko na siya ng wire. Ito na yung wiring niya. Yan. Yan. Mamaya, ang gagawin kong isa niyan, pag na-ayos na, ito yung pinaka-trigger niya. Yan, ito yung pinaka-forma niya. Yan. Ngayon naman guys, ang gagawin natin ay ang lagayin ng denature. Yung pinaka-tanki niya. Ito yung mga kailangan natin. Reducer na 32x20. Tapos, coupling na 25mm na nilagyan ko na ng masking tape para pag nilagay siya sa dito sa reducer, medyo maskit na siya. Yan. Tapos, ito yung guys, yung coupling, yung pinakitura niya. Pero 25mm. Tapos, sunod, yung adapter na male, 20mm. Then, ito guys, di ko alam ang tawag kung anong tawag dito, pero makikita rin sa hardware. Ang sukat nito ay 32mm. Yan, magkasukat yan. Tapos, yung 20mm na PVC na pinutol ko lang dito. Adugtong dyan, yung sa Grico. Yan. Ang unang gagawin natin dito guys, ay ilalagay lang natin dito. Yan. Pero bago natin i-fix, ilalagay muna natin siya ng Mighty Band o Super Glue. Kaya kung anumang meron kayong pang dikit, itong gagamitin ko ay bulldog. Yan guys. Tapos sunod naman, yung sa kabila. Kailangan mas madikit kasi to guys kasi yung pressure ng putok ng PVC rifler gun ay malakas, baka pag hindi siya nakadikit ng maganda maaari siyang masira o mawasak. Ito na guys yung pinaka finish na lagay ng denature natin. Ang next step nito ay ito namang pinutol kong PVC na 20mm, lalagyan natin yan dito. Pero bago natin yan, lalagyan din natin siya ng Mighty Band o ng bulldog ng pandikit. Tapos next step naman ay yung male adapter. Lalagay din natin dyan. Lahat yan lalagay natin ng bulldog mamaya. Ang pandikit. Tapos, ang sunod na step ay ilalagay na natin dito sa dulo ng pinaka-tank ng PVC rifle. Tapos, ito yung key na with thread. Bago pala natin lagay ito niyan guys, lalagay muna natin siya ng tape room. Lalagay natin na siya ng mamaya ng tape room. So guys, ito na yung ating pinaka-body ng PVC pipe rifler gun. Ngayon ay tuturo ko sa inyo isa-isa kung paano gawin ang PVC rifler gun. Bago yun, unahin muna natin ang sukat or size ng ating body. Itong pipe na tubo. Ang sukat nito ay D2. Kung mapapansin nyo kung bakit ito ang ginamit to, yung 1.5 kasi na tubo na kulay blue, ay sa hardware na pinagbibilihan ko, yung siguro nakapagtanong ako kung tatlong hardware o apat, wala po silang takip nun. Kaya ang ginawa ko, itong D2 na lang, ito yung pinakatakip niya. Yeah. Kaya lang kung mapapansin nyo, ito, ay hindi siya magkasin sukat siya. Kaya ang ginawa ko, ginawa ko na lang siya ng paraan, ininit ko yung dulo niyan nang lumambot na sa pinasok yan. Ipapakita ko sa inyo guys.
Yung mga ito, ayan o, mapapansin nyo, may medyo malaki na yan. Ayan, nung pagkainit ko, ayan. Ayan. Madali lang naman gawin yan. Ang next naman ay yung, ito guys. Ito naman yung sukat niyan ay yan, didos. Didos. Papakita ko sa inyo. Halimbawa, ito yung pinaka-body nyo. Binutasan nyo na, halimbawa, nakapagbutas na kayo. Tapos ilalagay nyo na to, yung 25mm. Ayan. Mapapansin nyo yung loob, paano ba, nasukat nyo na. Yung loob nyan ay napakalaki yung sobra. Ikakat nyo yan. Aalisin nyo yan. Guguhitan yung loob, guguhitan yung labas. Tapos saka nyo ikat. Ngayon naman, mapapansin nyo yung loob nyan guys. Ipoksin na yan. Ang paligid nyan. Naka-ipoksin yan para matibay yan. Ganon din yung labas. Kailangan naka-ipoksin yan para matibay na, hindi pa siya sisingaw. Tapos yung loob naman, yung pinakagitna nyan, may reducer na akong nilagay. Ngayon, papakita ko rin sa inyo yung reducer. Ito. Isang 40 by 32, tsaka isang 32 by 20 reducer. Ang ginawa ko ay pinagdugtong ko yan. Ang nilagyan ko siya ng, sa gitna para lalong matibay din, itong 25mm na to, pinutol ko yan. Pagkaputol ko, yan. As, ganyan. Pero bago idikit guys, papakita ko rin din sa inyo yung pandikit ko. Itong Neltex PVC pipe cement Neltex. Itong pinakabrand dyan, Neltex. Ito yung ginagamit sa mga gripo na mga tubong ginagamit. Sobrang dikit nito. Bago natin ikabit, Neltex sa loob, Neltex din sa labas. Tapos, yung wiring niya, ipapakita ko sa inyo yung wiring niya. Ayan. Bago nyo ilagay yung pinakatakip nito, siguraduhin nyo yung wiring niya ay mag-spark. Halimbawa, hindi siya nag-spark, eh baka medyo malayo. Dikit nyo ng konti. Ipapakita ko sa inyo. Ayan. Kailangan nag-spark yan. Tapos, isasuggest ko na rin sa inyo, bibili nyo itong ganitong lighter na Cricut na to. Dahil bumili ako ng mumurahin lang na lighter, siguro nakakalimang kalabit ako bago pa siya mag-spark. Kaya ito yung binili ko. Tapos ito palang reducer guys, hindi rito sakto dito. Yan, maluwag yan. Ang gagawin nyo lang ay lalagyan nyo ng masking tape. Masking tape lang yan. Siguro mga 5 ikot o 10 ikot. Tapos pag nalagyan nyo na, sukatin nyo. Pag nasukat nyo na yan, saka, sakto na, ilagay nyo na. Then, pag nasa nandito na yan, ba, nandito na, ganito yung paglagay guys. Ba, ito yung ano, ito yung body. Ganito lang. Papasok nyo dito sa unahan. Tapos yung sukat nyan, ito. Yung sukat nyan, ganyan. Mas malawak dito kaysa dito. Tapos, para mas lalong tumibay, yung loob nyan, yung paligid ng paligid ng reducer, lalagyan nyo ng pandikit. Super glue, bulldog, or mighty band. Kahit ano po, lagyan nyo ng pandikit. Lagyan nyo dyan sa loob, tapos sa likod, lagyan nyo rin. Paikot para matibay, para pag puputok siya, hindi siya uusog, hindi siya mausog ng pressure ng hangin. And next naman, ay ang ating pinaka yung dinadaan ng Jolen. Susukatin natin kung anong sukat niya. Yan. 35 inches. Kung mapapansin nyo, masyado rin siyang mahaba. Sinadya ko talagang mahaba kasi yung mga unang gawa ko, medyo maiksi lang. Siguro hanggang dito lang yun. Ang haba niya. Hindi masyadong accuracy yung takbo ng bala, lumilihis. Ito, medyo may accuracy na siya kasi maganda na yung takbo niya. Tapos, ito naman yung pinagkabitan ko, yung dulo niya, ay ito yung male adapter. Ito po yung guys, male adapter. Nilagyan ko na siya ng tape loom. Tawag yun sa puti na yan ay tape loom. Tapos, ito guys, yung male adapter naman. Yung nilagay ko doon. Male adapter yung tawag dito. Ito yun, guys. Male adapter. Ayan. Ayan.
Ilalaptor yan. As kakabit na natin. Halimbawa ito guys, papakita sa inyo. Kung mapapansin nyo, may butas yan. Yan. Ang butas na yan, yan yung lagayan ng ating Jolene. Ang tinatawag ng iba niyan, yung may kasahan, ay bolt action. Pinasimple ko na. Ang iba kasi, yung kasahan nila, dugtong-dugtong pa yan para makagawa sila ng bolt action na dito na lalagay, hindi na dun sa dulo. Hindi. Mas maganda. Ang ginawa ko na lang, pinasimple ko na lang siya. Ito na yung pinakasahan niya, pinakasaraduhan niya. Yan. Naglagay lang ako sa kanya ng stopper. Ito yung stopper niya. Ayan, para hindi siya didiretso. Pinakasabi niya. Tapos ito rin. Ayan. Mas maganda pa yung ganito guys. Napakasimple lang. Napakadaling gawin. Kahit hipan yung dulo niya, hindi yan sisingaw. Kasi sakpong-sakto lang siya. Ito yung ano, 20mm itong sukat nitong pipe na to. Tapos ito namang pangtakip, yung pangsarado niya ay 25mm. Ang bibili kayo niyan. Nabawa, ito na, tapos na yan. Ito naman guys ang ating yung takip na sa dulo. Ito yung ating ano, pipe na sa lubo, yung pambomba ng sa lubo. Tapos itong pagkabit nito, ang tawag nito ay T with thread. Ito yon. T with thread, may thread yung dito niya. Ito niya, may thread po yan. Itong bibili nyo with thread. Ito po yan, mga ganyan. Ang paggawa nito guys ay, bubutasan nyo, talaga ito, ito yung takip. Bubutasan nyo lang yan. Pagkabutas nyo, talaga, nabutasan nyo na yan. Pagkabutas nyo, ay ipoksen yung loob. Ganun din, ipoksen nyo din yung labas. Para mas matibay siya. Ito yan, may ipoksen. Ipoksen yung sa loob, ipoksen din yung labas. Tapos ito naman ay yung pinakatakip niya, ito yung takip niya. Kaya ang ginawa ko ay ito yung sa 20mm. Pagkabutas niyo diyan dito, pag binutasan niyo diyan, lalagay niyo nito. Ayun. Tapos bago niyo ilagay, huwag niyo kalimutan Neltex yung labas, Neltex yung loob para dumikit siya. Tapos pagkadikit niyo na, halimbawa nandito na yun, kinabit niyo na tong sa pam ng ano, ng sa lubo. Konektado yan guys, to yung hose niya. Konektado yun na magkadugtong yan, itong dalawa. And pa, ito yung dito dumadaan yung hangin. Ayan. Then ganito yun guys. So, halimbawa, ito yung T. Ito yung T with thread. Ito. Ayan. Bago nyo ilagay ito, Neltex pa rin dyan, Neltex pa rin yung loob. Ganyan. Ayan yun. Tapos ito naman yung ating ano tank na yung pinakalagay ng denature. Yung pinakasukat niyan yan. Ito. Ito yung pinakasukat ng hose niya. Huwag masyadong sagad sa baba kasi para may singawan yung hangin. Papakita ko rin sa inyo yung ano yung paglagay ng Neltex guys. Ito ano ba ikakabit ko na ito yung sa pinakahulihan Neltex. Lalagyan natin. Ito. Ito yung Neltex. Lahat ng paligid lalagyan nyo para mas makapit siya. Tapos, yung ano rin, yung loob din. Saan nyo ilalagay yun. Yan. Okay na yan. Saglit lang yan. Tuyo na agad yan. Tapos, ito naman. Mamaya, ititesting natin. Ito naman, guys. Ito yung 25mm. Pang ikakapit natin dito sa lobo. Sa pump ng lobo. Yan. Pala yan. Mamaya, i-testing natin to. I-testing natin ito sa labas kung gano'n ito kalakas. Papakita ko sa inyo kung gano'n kalakas ang ating PVC rifle. Ayan.
Try na natin kung gaano kalakas ang ating ginawang PVC regular gun. Ito nga pala yung ano, yung ating nilalagay na denature alcohol. Try na natin kung susubukan kung tamaan yung ating target. Ito yung ating bala na julin. Sinalagay na natin. Sarado. One down. Bomba ulit. Tapos, lagay ng bala. Sarado. Two down. Bomba. Lagay ng bala. Guys, na tumba na rin yung isa kahit hindi tinamaan, siguro nalaglag lang. Tara, tingnan natin kung tumagos ba yung ating mga tinamaan. Tara, tingnan muna natin itong dalawahan kung tumagos ba siya o hindi. Hindi. Kasi dito tumama sa taas. Pero yung isa, tingnan natin kung tumagos. Ito guys, yung ano, yung isa. Ayan, tagos. Natanggal lang sa tape yung isa. Ito yung magkasama siya sila. Ayan, magkasama. Ayan, para sa taas yung tama. Ito. Ayan, tagos yan magkabilaan. Tapos ito naman, medyo sa taas din. Pero tagos pa rin. Dalawang lata, tagos. Ayan. Kaya dito hindi tumagos lang kasi dito sa pinakataas tumama. Pero yung isang lata rin. Ayan, itong isang lata. Ayan. Ayan. Taas pa rin. Tapos tagos pa din sa kabila. Napakalakas na ang ating PVC rifle gun. Nakita nyo naman kung gaano kalakas ang ginawa natin PVC pipe rifle gun. Na tumagos sa dalawang lata. Siguro kung ang magiging target natin ay yung pusa, daga, or yung aso, babaon at babaon sa balat. Kayo na mag-rate guys kung anong rate nyo dito. Thank you for watching and please like and share my YouTube channel.